Ngayong araw nga, pupunta nga pala kami ng Pandi, Bulacan. Siyempre, kagaya ng dati, ay isasama ko na naman kayo. Tapos ito ha, meron nga akong hawak-hawak na bata dito. Ang kulit-kulit kasi niya, ayaw niya magpaiwan. Kaya sabi ko, isama na lang natin yan. Makikipag-birthday nga pala kami dun. Akala nga namin, hindi na kami matutuloy eh. Kasi wala talagang kuryente ngayon. Tapos wala rin tubig. Sakto naman, dumating na si Tita Chris dito. Yung kapatid ni Mama. Kaya nagasikaso na kagad kami. Pinali ligo na nga lang namin dito yung mga mineral water na paninda nila eh. Wala na kasi talagang no choice kasi wala talagang tubig. Eto na nga, paalis na nga kami dyan. Nandito na nga kami sa loob ng sasakyan. Habang katabi ko tong bata na to, pinagmamasdan ko siya. Hindi ko alam kung sobrang exciting lang ba siya o talagang kinakabahan siya ngayon kasi sobrang lalim ng hingal niya eh. Basta, hindi ko alam kung nahihirapan ba siya huminga o hindi ko maintindihan kung ano ba yung nararamdaman niya ngayon. Eto nga, tignan nyo, pinagmamasdan nga niya yung paligid dyan. Akala niya siguro uuwi na siya ng Quezon City ngayon. Namiss na rin niya siguro kasi yung tunay niyang mama, si Kimberly, yung kapatid ko. Yung kasi talaga yung tunay na nanay nito ni Chopper eh. Araw-araw nga rin sila nagbibideo call noon. Lagi silang magkausap. Kaso naman sa kalagitnaan ng biyahe, nagkaroon naman ng problema. Naiwan nga daw ni Airpat yung lisensya niya. Kaya ayan, babalikan na muna namin. Sabi ko nga kanina, sobrang hinihingal nga itong si Chopper ngayon dito. Kaya naisip ko rin na iwan na lang namin siya kasi baka mamaya kung ano pa yung mangyari sa kanya eh. Saka iniisip din siya ni Airmat kasi mamaya malasing siya doon tapos mangagat siya. Alam nyo naman, iba-iba naman kasi tayo pag nakakainom, mamaya hindi niya makontrol yung sarili niya. Grabe, hindi ko napansin. Ang ganda pala ng gupit sa akin ni Tita Chris na wala nga pala yung patilya ko. Nakalibre nga pala kami ng gupit ni Airpat kasi yun nga, si Tita Chris kasi nagugupit kasi yun. Maliliit pa nga lang kami, yun na yung ginagawa niya, yun na yung trabaho niya. Eto na rin nga, pabalik na nga kami ng bahay nito. Kamalasan lang talaga nitong bata na to, si Chopper. Naiwanan pa ni Airpat yung lisensya niya kaya bumalik pa kami dito. Kung walang nakalimutan ngayon eh, dire-diretso na kami sa Pandi, Bulacan. Kasama na namin itong bata na to na si Chopper. Hindi nga lang daw talaga para sa kanya itong araw na to. Kaya yan, pagbalik nga namin dito ay kukunin na kagad siya ni Airpat. May iwan na nga lang siya muna ngayon. Pero ilang araw na lang din naman ay uuwi na siya doon sa Quezon City eh. Babalik na siya doon sa nanay niya. Iyahatid nga rin namin siya doon. Nung nakuha na nga ni Airpat yung lisensya niya, tapos naiwan na rin namin dito si Chopper, ay aalis na kaagad kami. Bibiyahe na kami nito papuntang Pandi, Bulacan. Medyo mahaba rin ngayong biyahe namin dito eh. Hindi ko naman alam kung ano yung ikikwento ko sa inyo. Mabuti na nga lang ito, pinakita ko dito yung tsinelas ko na sandugo. Magpipitong taon na rin kasi to sa akin eh. Halos hindi ko na nga rin to nililinis kasi iniisip ko baka pag binasa ko to ay bumuka siya, saka pa siya masira. Suot ko rin nga pala dito yung t-shirt ni Keeper Soul. Nandito nga pala to sa Pampanga. Hinahanap ko sa Quezon City, wala doon. Kaya pala, nandito pala sa Pampanga. Isa rin nga pala to sa mga gusto kong pasukin na negosyo, yung clothing line. Pero sobrang dami na rin kasi nang meron nito ngayon eh. Kaya hindi ko na muna binalak na pasukin tong ganitong negosyo. Pero kung makakakilala ako ng expert sa ganitong larangan, yung expert dito sa pagkoclothing, ay makikisosyo na siguro ako sa kanya. Pero saka na natin isipin yan, wala pa naman tayong hawak na resources ngayon eh. Eto nga, nandito na nga pala kami sa biyahe niyan. Tingnan nyo, pinapakita ko nga sa inyo ang ganda nga ng panahon dito. Hindi ko rin alam kung saan kami dumaan ngayon eh, pero parte na daw to ng Bulacan. Naimbitahan nga pala kami ni Kuya Romel doon sa dibu ng panganay niya. 21 birthday nga yun, tapos nagtaka naman ako bakit wala kaming dalang regalo. Biglaan nga lang daw kasi sa kakaapul lang din pala sila nag-invite. Pero maraming salamat pa rin syempre, isa tayo sa mga naimbitahan dito. Kamalasan nga naman oh, kasi habang nagbo-voiceover ako dito, ay bigla naman bumuhos itong malakas na ulan. Pagpasensyahan nyo na ha kung meron kayong maririnig na ulan dito ngayon sa voiceover natin. Hindi ko naman pwedeng ihinto itong voiceover natin na to eh. Kasi baka makalimutan ko na naman kung ano yung mga sasabihin ko. Saka pala kung mapapansin nyo, ginawa ko na lang nga palang normal itong boses ko ngayon dito sa mga voiceover natin. Para hindi na rin tayo mamalat. Namamalat kasi tayo dun eh. Pero yun na nga, nandito na nga pala tayo sa venue. Dito lang pala to sa bahay nila Kuya Romel. Tapos ayun nga pala si Kuya Romel. Oh. Siya nga pala yung nag-invite sa amin. Napakalaki nga ng bahay niya dito. Kahit anong okasyon siguro, kahit anong selebrasyon, pwedeng-pwede dito. Siyempre, pag mga ganitong okasyon ay may konting inuman din. Kaya yan, shashat na muna tayo ng konti dito. Yan nga, ipapakita ko pa nga sa inyo. Ito na nga, pauwi na rin nga pala kami nito. Sumaglit lang pala kami dito. Kasi expected nga ni Airpat na meron siyang ihahatid bukas sa airport na madaling araw. Yun lang, maraming salamat
salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong araw ah. Maraming salamat sa panonood nyo ah. Hanggang dito na lang to ah. Bye-bye!